Musta mga kapadyak? For today's video, mag-unbox at mag-install naman tayo nitong Lixada Wireless Cyclo Computer. Kung bago ka pa lang dito sa channel, please consider subscribing. Makikilike at makikihit na din ang notification bell para lagi kayong updated sa mga uploads namin. Ano nga ba ang Cyclo Computer? Or tinatawag din ng ilan na speedometer. Isa ito sa mga accessories ng bike natin. Dito, maaari na nating masukat ang ating bilis, moving time, at kung ano-ano pa. So kung medyo na-addict ka na sa bike at gusto mo na malaman ang progress ng padyak mo, malamang sa malamang, kailangan mo na ito. Itong Lixada, isa ito sa murang speedometer na mabibili sa market ngayon. Kung makikita nyo dito sa Shopee, madaming klase itong speedometer ng Lixada. Pero halos pare-parehas lang naman sila ng function at features. Nagkaiba-iba lang ang layout ng screen at sa design. Meron din built-in ang battery at replaceable battery naman itong sa amin. Hindi din nagkakalayo ang mga price nila. May ilan ding klase ang Cyclo Computer. Merong wired, itong wireless, at itong GPS base pag talagang mas gusto mo ng advance ang Cyclo Computer mo. Siyempre, pag mas advance, expect mo na agad na mas mahal ito. Tara, tignan na natin! Sa box pa lang, may kita na natin mismo yung Lixada Cyclo Computer. Andito din yung instruction manual. Itong sensor na may kasama ng battery, zip ties at yung magnet na ikinakabit sa rayos. At itong handlebar mount. Bago natin iset at ikabit ang Cyclo Computer, ipakita ko muna sa inyo yung isang bar mount na kasama. Pwede itong ikabit using 2 zip ties. Pero ang gagamitin ko dito sa Cyclo Computer namin ay itong barfly na kasama. Para kahit papano, makapag-save tayo ng space dito sa ating handlebar. After may kabit ang ating barfly, pwede na natin iset at ikabit ang ating Cyclo Computer. Dito sa manual ng Lixada, wala yung tire circumference na kailangan namin. Kaya nag-research na lang muna kami sa internet. Ito, at nakakita naman kami ng website na nagka-calculate ng tire circumference. Nakalagay na din yung link sa may description box. Ang kailangan kasi namin ay para sa tire na 26x2.2. So e-enter lang natin dito sa wheel size yung rim size ng bike natin. Tapos, dito naman sa tire size, yung gamit naman nating gulong sa bike natin. Itong lumabas dito sa millimeters ang ilalagay natin sa Cyclo Computer natin. So, ito na yung ating Cyclo Computer. Pindutin ang sabay ang set at mode button para ma-set ang ating unit. Dito naman sa mga numbers na to, tayo magse-set ng tire circumference. 2107 ang lumabas dun sa website ng tire calculator, kaya yun ang i-enter natin sa ating Cyclo Computer. Pindutin ang mode button para mapalitan ang value. Tapos, set button naman pag okay na. Ulitin lang ang proseso hanggang sa ma-set ito. After ma-set, mapipiliin kayo kung KM ba or M. Siyempre, sa KM tayo. Itong next naman ay age sa katimbang. Skip na tayo dito. Itong sunod, iset naman natin ang program ng 80 kilometers. Itong huling step ay dito naman tayo magsaset ng clock. Pindutin ng 3 seconds ang set button para pipiliin tayo kung 24 hour ba or 12 hour format ang gagamitin natin. Dito tayo sa 12 hour.
After maiset ang oras, check naman natin yung mga features ng Cyclo computer. So itong ODO, odometer to. Total distance ng lahat-lahat na naitakbo ng ating bike. Distance, layo ng itinakbo ng ating bike. MXS, maximum speed. AVS, average speed. TM, travel time. Temp, temperature. SW, stopwatch. Cal, calories. F, fat burned. ETA, estimated time arrival. Scan, magpe-perform ng scan ang Cyclo computer sa lahat ng nabanggit. Mayroon din nga pala itong light feature. Kung aabutin man kayo ng dilim sa daan, ma-activate ito by tapping the bulb icon sa sulok. Pagkatapos ma-set yung Cyclo computer, pwede na tayo mag-proceed sa sensor at sa magnet. Itong mount ng sensor ay ikinabit ko na using 2 zip ties. Bali ito nga palang sensor at yung main unit ay may kasama na ding 3 volts lithium battery pag binili ninyo. Ito namang knob na maliit ang lock ng sensor. Pwede ding i-tilt, papalapit at papalayo itong sensor sa magnet. After maikabit ang sensor, proceed na tayo sa magnet. Dapat ang layo ng sensor at magnet ay within 5 mm. So ayun, test na natin kung gumagana na. All goods na mga kapadyak! Kung nagustuhan niyo po ang video ng ito, makikilike, pwede din mag-iwan ng comment, saka subscribe na din. Nagsishare po kami ng mga bike-related videos dito, saka syempre, mga rides namin. Salamat po! Ride safe po sa ating lahat!